Naging matagumpay ang dalawang araw na caravan ng bagong Pilipina Servicio Fair sa Agusan del Norte. Bukod sa mga ayuda at serbisyo ng gobyerno, may bonus pang concert para sa mga residente. Ang detalye sa ulat ni Mela Lismoras. Rise and shine, Mela. Makulay, masigla at masaya. Ganyan nagtapos ang pagkakaisa concert sa Agusan del Norte. Bahagi ito ng bagong Pilipinas Servicio Fair na inilunsad sa probinsya. Isa itong one-stop shop caravan na proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at layong mas mailapit pa ang mga ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan sa taong bayan. Bilang kinatawan ng presidente, pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang proyekto kasama si Agusan del Norte 1st District Representative Joboy Aquino, Tingog Party List Representative Yeda Romualdez at nasa 60 iba pang kongresista, gayon din ang iba pang local at national officials. Personal ding nakilalaman lahok dito si Senador Bong Revilla. Ang magsasabi ko lang, I am very happy at ang sinamahan ko na presidente, na si Presidente Bongbong Marcos ay nasa tamang tahak. Ang pagtulong ng bagong Pilipinas na katulad na nararamdaman natin ngayon na ibinababa ang grasya sa inyo ay napakalaking bagay para sa mga kababayan nating mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Kami po sa House of Representatives at kaya sinama natin mga kongresista, tayo na ngayon ang ining saksi sa budget na dinatag at inapprove natin sa Kongreso. Napaka-importante na hindi lang gagawa kami ng isang budget na bilang sa isang malaking napaka-importanting batas kagaya ng sinasabing yung General Appropriations. Kinalan talaga makita natin ang ipagbaba at ang ipagdideliver itong mga serbisyo sa iyo. Sa kabuuan, nasa 300 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang hatid sa BPSF Agusan del Norte Leg para sa nasa 80,000 na benepisyaryo. May 200,000 kilong bigas din na regalo rito. Kaya naman, tuwang-tuwa ang mga nakilahok tulad ng mag-inang sina Ana. Makakain na kami sa toan. Masaya naman kasi may bigas na kami. Yung budget po, anong pagkakagasto sa inyo? Konsumo lang, mga grocery at saka gamot ng mama ko. Si Johnnybel naman, hindi alintana ang kapansanan makapunta lang sa aktibidad. Sulit naman ito dahil nakakuha siya ng iba't ibang ayuda. Marami po ang matutulong yan sa akin kasi parehas tulad ko na isang PWD, marami po akong mga needs. Gamot ko, maintenance, yung metformin, tsaka antibiotics para sa sugat. Yan, meron ako ngayon. Bukod naman sa bagong Pilipinas Servicio Fair, inilunsad din sa probinsya ang Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm Program, Integrated Scholarship and Incentives Program o ISIP Program, Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program at iba pang proyekto. Lahat po kami dito, masarap, handang-handa maglingkod at magsipisyo sa inyo lahat. Ayon kay House Deputy Secretary General at BPSF National Secretariat Lead Sofonias Gabonada Jr., sa kabuuan, maituturing natagumpay ang mga inihatid na programa ng pamahalaan sa Agusan del Norte. Sa mga nakausap namin ng mga kababayan natin dito sa Agusan at sa lahat ng mga tulong at biyayang binagsak ng gobyerno dito, tuwang-tuwa po, no? Walang papaglagyan ng kasiyahan ang mga taga-Agusan at taga-Butuan. Isa ito sa pinakamatagumpay, no, na paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Bukod naman dito, kahapon, bilang kinatawan ni Speaker Romualdez at ng Tingog Party List, pinangunahan din ni Gabonada ang pamamahagi ng ayuda sa nasa 3,000 babaeng benepisyaryo ng DSWD AICS program bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Sa Ginwoog City, higit 800 TESTA students din ang nabigyan ng iba't ibang tulong. Dagdag pa riyan, nakatanggap din ng hiwalay na food and cash assistance ang mga kawani ng AFP at PNP. Sa lahat ng pagkakataon hangad ng administrasyon, ang mas maginhawang buhay para sa ating mga kababayan. Mula rito sa Butuan City, Mela Lismoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.